Magandang araw po mga ka-farmers! Andito tayo ngayon sa pinaka-fresh at pinaka-bago nating episode for today, ang pagtatanim ng aloe vera. So, ano ang unang hakbang? Ang unang hakbang po ay ang harvesting for replanting. So, makikita natin dito sa isang paso na aloe vera, meron tayong mga baby aloe veras. Ang tawag dyan ay pop. So, yan yung gagamitin natin for replanting. At paano natin ito tatanggalin mula sa mother plant. So, tatanggalin natin siya kasama ang gut at kakaunting lupa at gawin natin po ito ng dahan-dahan. So, makikita natin yung mature pop merong mga apat o mahigit pang mga dahon. So, ayan, meron siyang apat na dahon. So, ibig sabihin, mature na siya at ready na siya for replanting. So, kailangan lang masigurado natin na magandang quality yung i-replant natin na baby aloe vera. So, yan yung pinaka-unang kalidad na dapat ay titingnan natin sa pagpili ng ating itatanim na aloe vera. So, sure tayo na malaki yung chance or yung survival rate pagka ito ay naitanim na. So, marami tayong makukuha sa isang mother plant, so mga mahigit limang baby aloe veras. So, ililipat natin siya dyan sa bagong paso na nabili ko at doon sa mga lumang containers o mga lumang basyo na mga tuyo o suka o kahit anong available dyan. Papakilala ko lang din itong hatake. Ito yung usually ginagamit namin sa aming mga crops, especially for fruit trees and veggies. So, ito yung napili ko kasi meron siyang antibacterial, antifungal at growth promoter. So, first time ko siyang gagamitin sa pagtatanim ng aloe vera. So, mamaya ipapakita ko kung paano din siya i-prepare at ihahalo dun sa tubig. Okay? So, ano yung susunod na hakbang sa pagtatanim ng aloe vera? Ito yung replanting and watering. So, sa pagtatanim, maghanda lamang tayo po ng butas, kalahati hanggat isang pulgada ang lalim. Ibabaon natin yung pot at dahan-dahan ipipress po natin yung lupa nang sa ganun i-balance at mas strong or matibay yung support system ng ating aloe vera plant. So kapag dinibigyan natin siya, hindi siya yung tipong matutumba agad. So saktong-sakto or right amount of water lang yung ipandidilig natin at sa panahon ng tag-araw or sobrang mainit na panahon, mga 3 to 4 times a week is tamang-tama lang sa ating aloe vera. Maliban na lang kung tuk-ulan, pwede natin siyang gawing indoor plant o ilalagay sa mga protected and shady areas. So, eto yung halimbawa ng ating bagong tanim na aloe vera at eto yung model plant natin sa previous batch. So, marami na siyang babies. So, ayan. Malalaman natin na buhay na itong aloe vera natin kapag ka-darken na siya. So, pagtitimpla ng hatake powder, just a small portion ng powder na ito, o di kaya 1 teaspoon for every 16 liters of water. So, mababasa din po natin yun sa instruction or sa guidelines po sa amin sa shade. So, i-dissolve lang natin siya at yan na yung gagamitin natin pandidilig. Very effective siya early in the morning or in the afternoon, nung wala pang araw. So, hindi naman talaga siya applicable at hindi naman talaga siya required, especially kung healthy naman ang iyong mga pananim. So, sa mga susunod nating videos, pakiabangan na lang po. You may like or put your comment below if you have any suggestions or questions. So, and at the same time, you can subscribe para maging alerto tayo sa mga susunod pa nating mga videos. So, matutunan natin kung ano yung mga benefits sa pagkakaroon ng aloe vera sa ating hardin at kung ano yung mga produkto na maaari nating magagawa or mabubuo gamit ang ating aloe vera plant. Thank you so much for watching. See you on our next videos. Bye!